Pero disclaimer lang din guys, hindi ito basta itinulong ko lang, pumasok ako, sumahod ako. Hindi siya ganun ha. Hindi siya ganun kadali. Eh, hindi lagi Pasko. Sa sahod hindi ganun ha. Minsan, paldo. Minsan hindi paldo. Minsan paldo. Ayun. And, bago niyo ipamalita sa iba, sana isama niyo to pag chinikan niyo sa iba. So disclaimer lang, hindi ko to sinishare dahil gusto kong ipagyabang. Hi guys! Welcome to our YouTube channel! And it's me, Aika. Hi, Kalog! And yes, alam ko naman kung bakit kayo nanonood for the chika, mga person. Legit ba ito o hindi legit? So, abangan nyo hanggang sa dulo ng video na to, kailangan yung panoorin ng buong nyo para naman hindi mali-mali yung mga ichika ninyo sa mga kumare, mga kumpare, mga katrabaho, mga kaibigan, mga kamag-anak ninyo. Ha? Panoodin simula hanggang dulo para walang bawas, walang dagdag yung mga kwenta nyo. And yes, we're so blessed tonight. Yes, tonight kasi mga around, ay hindi pala, umaga na. Mga alas 2 na ng madaling araw. So nagising ako mga alas 12. Hindi ako makatulog. So pagtas ko kumain, naisipan ko mag-film para naman may ginagawa ako dahil sayang yung mga oras. Hindi. Kasi sanay nga ako na hindi tulog ng gabi. Or gising ng gabi, kaya hindi na ako makatulog. Kaya sabi ko mag-film na lang ako para naman may pakinabang yung oras. So hindi tapon lang. Thank you so much guys, so dahil 9k subscribers na tayo, so it's something na gusto kong i-share sa lahat ng mga manonood, wow, nasa TV, sa lahat ng mga nag-subscribe, so thank you so much sa pag-subscribe, 9k na tayo, and kagaya nga sabi ko sa last video, kung ma-reach natin yung 10k this within this month of March, mamimigay ako ng 10, tigwa 100 na load or 100, yes, load sa GCash, ayan, kaya mag-comments na kayo sa video na to, para isa kayo sa mga maisama ko sa mga ira-rapple next month kung sakaling mabubuo natin yung 100k within March. Ayan. But without further ado, let's start! Alam ko naman na for the chika kayo kung magkano ba ang sahod ko, kung totoo bang umabot ng 100k, kung legit ba yan or hindi legit. Well, panoodin niyo na lang ang buong video na to. So, background check lang. So, marami kasing nagsasabi kung bakit ako nag-stick na lang sa BPO for more than 3 years na, or wala pa namang more than 3 years, magti-3 years pa lang. Kung bakit nag-stick na lang ako sa BPO, ba't di na ako bumalik sa dati kong job? And malalaman niya yan sa video na to kung bakit. Though mahal ko naman yung dati kong trabaho, super blessed ako dahil yung pinag-aralan ko ng 4 na taon, ayan sa kolehiyo, is na-apply ko naman siya sa loob din ng 4 na taon. Though maiksi lang yun, pero masaya ako dahil na-practice ko yung aking profession. Yes, isa po akong MASCOM graduate. Nagtrabaho ko sa isang local radio station, yan sa probinsya namin, doon na-assign ako ng Quezon, Makati, and Camarines Norte. Nagtrabaho ko bilang DJ, news anchor or newscaster, ayan, news writer, naging news director din tayo, assistant manager, and marami pa. Kung sasabihin mo, maganda na yung trabaho mo, bakit pinagpalit mo pa? Ganyan din yung mga sinasabi ng iba kong mga kakilala, mga kamag-anak, bakit pa nag-resign, o ba't di pa ako babalik doon? And change of career siguro. Though itong pinagtatrabahuan ko ngayon is part din naman ng mga profession na pwede kong mapuntahan dahil sa akin tinapos. So, mass communication graduate. Dahil mass comm graduate nga ako, mahilig kami sa pakikipag-communicate. Ayan. So, swerte naman. Dahil nga, yes, nasa BPO ako ngayon. I'm proud to say I'm a call center agent. Ngungo lang, call center agent. Ayan. 3 years and counting na. So, 3 na rin yung napag-applyan kong mga company. And so proud na naging part ako ng mga previous company ko dahil sa mga na-experience ko doon, na-develop yung skills ko, kaya naman sumasahod ako ng ganyan kalaki. And yun nga, kung bakit ako nag-switch ng career, kasi marami din tayong responsibilidad sa buhay. Kaya hindi masyadong enough yung na-provide ng dati kong trabaho. When it comes to sa salary ha, pero when it comes to na-provide sa fulfillment sa sarili ko naman, sobra-sobra yung nabibigay nun. Yun nga, and then sana natin pag-usapan yun. Masyado ako makwento. Baka kapag tuloy-tuloy itong kwento ito, malimutan ko na yung topic natin. Yeah, so isi-share ko lang sa inyo yung sahod ko ng buong February. So this is also my lucky month. This is my birth month, February. And disclaimer lang, bago niyo ipamalita sa iba. Disclaimer lang guys ha. Sana isama niyo to pag chinika niyo sa iba. So disclaimer lang, hindi ko to sinishare dahil gusto kong ipagyabang. Hindi ko to sinishare dahil ayoko magpautang. Hindi ko to sinishare para inggitin kayo o kung ano man. Sinishare ko to for information purposes, okay? Parang bragging rights. Tama ba? Pwede bang sabihin ganun? Pang bahala kayo. Ayan. So, sinishare ko sa inyo yung payslip ko
ng first half ng February, hindi ko na lang sasabihin kung anong cut-off to. Baka alam nyo kung ano yung date na tiyempong maghihiram kayo. Ayan, so isi-share ko, first half and second half. This is net or gross income. Okay, gross income, alam niyo yan. Wala pang mga kaltas, wala pang mga bawas-bawas ng tax, mga bawas ng mga loans, mga benefits and whatever. Gross income ito ha. So, ito yung first half ng sahod ko noong February. Okay guys, so ito nga yung actual na copy ng aking payslip nung first sahod ng February or first half. So this is for the cut-off of January 16 to January 31st. Makikita nyo naman yung name ko sa upper left side. So legit na ito talaga yung payslip ko. Tinakpan ko lang yung cut-off date o yung payment date. Ayan. For security purposes. Ayan. And makikita nyo sa gross income. Ayan. 28,562.76 less yung tax natin or withholding tax na 3,316.65. Deducted na pala dito yung mga SSS, PhilHealth, tsaka Pag-ibig, kala ko hindi pa. So, deducted na pala yan. And yung gross after tax natin is 25,246.11. So, minus yung loan. Yung loan payment, I think ito yung sa bayad ko sa insurance namin ni Gio. And ayan, so meron ako non-taxable income this cut-off, yung first half ng February. So yan yung aking LIB credits. So nag-apply kasi ako is August. So mababa lang yan. Hindi yan yung kumpletong amount kasi 6 months pa lang ako sa trabaho ko ngayon. So yan yung sahod ng 6 months pa lang. So total of 36,566.27 pesos. So, isang cut-off, guys. 15 days. Yan ang sahod. Okay, guys. So, yun pa lang yung first half ng February. Diba? Kung i-compare nyo sa ibang income, which is basic. I mean, basic income, medyo malaki na siya. Or, malaki-laki na talaga siya. Sa iba, halos buong buwan na nilang sweldo yan. Pero, disclaimer lang din, guys. Hindi ito basta ipinulong ko lang. Pumasok ako, sumahod ako. Hindi siya ganun ha. Hindi siya ganun kadali. And alam ko sa lahat ng mga nagtatrabaho sa BPO o nagko-call center agent, alam niyo na hindi rin ganyan kabilis sumahod ng ganyan kalaki. Pinaghihirapan yan guys. Tinatrabaho. Kung baga may trabaho ka na, tinatrabaho mo pa siya. Okay? And just to compare and contrast, sahod ko na to ng halos 2 buwan sa first job ko. 2 buwan ko na yung sahod sa first job ko, which is isang cut-off lang ngayon. Doon naman sa second job ko, siguro 1.5 months ko niyang sahod yan. Ito mo, 1.5 months na sahod ko na sa first BPO ko. Which sa second BPO ko naman, it's a tie. Depende naman kasi sa BPO, ang sahod mo ay nakadepende sa trabaho mo. So kung gagalingan mo yung trabaho mo, kung sisipagan mo, and kung dodoblehin mo yung trabaho mo, pero magtrabaho ka na, tinabaho mo pa, trabaho-trabaho pa, mas malaki pa dyan. And hindi lang naman ito yung first time ko na sumahod ng ganyan. Just to share lang. So, i-share ko lang din sa inyo, ito na, ang pinaka-aabangan ng lahat. Kung aabot ba ng 100K yung sahod ko, ito naman yung aking second payslip or yung second na sahod ko, second half. So first half and second half na sahod ko ng February. So, ito na! And yes, ito naman guys, yung copy nung sahod ko nung second half ng February. Ito yung tinrabaho ko simula February 1st to February 15. And bawas na po yung mga benefits, Pag-ibig, PhilHealth, SSS, sa ating gross income na 64,719.20. Biruin nyo yun guys. For 15 days, pwedeng ganito yung sahodin nyo. Yun nga lang, paglaki ng sahod, paglaki ng tax. Kaya naman yung tax natin ay tumatagigting na 12,000 pesos and 117.25 centavos. So, ang take home ko na lang is 52,601.95 less pa yung insurance ni Gio. So, mayroon tayong non-taxable na 2,100. Isa yan sa mga incentives na nare-receive namin. So, non-taxable yan. Kaya naman, umabot ng 54,000
$482. Oops, dollars. Sorry na. Sanay ako sa dollars kasi dollars ang pinag-uusapan sa trabaho namin. Again, 54,482 pesos and 11 centavos. Yan yung na-take home natin mula sa sinahod natin na 64,000. So, from last cut off na 36, then 64, so tumataginting na 100,000 yung nasahod natin sa buong buwan ng February. And yan yung month na naging regular ako dahil yan yung ika-6 months ko. So pwede kang sumahod ng ganyang kalaki though kaka-regular mo pa lang. Diba guys? So yun nga guys, nagulat ba kayo dahil ganun kalaki yung inabot ng second cut-off ko, which is around or more than 64,000. Yes, totoo po yan. Totoong pera yan. Kaya naman, kung nasa BPO din kayo, alam ko na stress talaga sa trabaho ang pagiging call center agent. Pero kung sumasahod tayo ng ganyang kalaki, worth it lahat ng mga stress and mga anxiety or kung ano mang nararanasan natin sa araw-araw, diba? So yung first cut-off, kung bakit iba siya sa second cut-off, kasi most of the time, sa second half or end of the month, pumapasok yung mga incentives, yung mga bonuses. Sa first half, parang mga minor incentives lang yan and tsaka yung basic mo. And sa second half, nandun yung mga malalaking bonus. Kaso nandun din yung mga major deductions, yung mga SSS, yan, yung mga benefits, kung may loans kayo. And may loans nga pala ako. May binabayad din ako insurance, so dalawang insurance ko, yung akin at kaya Gio, so mayroon tayong loans. And hindi imposible sa BPO na sumahod ng ganyan. Kaya yan ng every cut-off. Sa previous work ko, parang tatlong cut-off akong sumahod ng hindi naman ganyan kalaki, pero halos ganyan. So, ito yung incentives ko. Yung kauna-unahang malaki kong incentives. Ayan. So, kung mapapansin nyo, isa ako sa mga may pinakamalaking incentives. Kasi, hindi ako pumapayag na para bang so-so lang yung trabaho. Kung kaya kong i-push hanggang sa limit or hanggang sa to the highest level, gusto ko ganun. Kasi, pumasok ka na rin. Nagpuyat ka na, na-miss mo na yung mga occasion sa bahay o sa buhay ng family mo. Lahat sila nagbabanding sa umaga, ikaw tulog, kasi nga pagod at puyat ka sa gabi. So, na-miss mo na yung mga ganon. Kaya talagang pinagpupusigihan kong trabahuhin na para kapag nagkaroon ng pagkakataon na makapag-band naman ako sa family ko, which is yung may enjoy talaga namin. Ayan. And mo syempre may mga goal din naman tayo sa buhay. Kaya gusto ko na lahat isinusulit. Ayan. And yun nga yung first na incentives ko sa dati kong trabaho. And ito yung second. Ayan. So, mapansin nyo sa second, parang consistent, diba? Na parang kaya pala na buwan-buwan ganun. So, depende yan sa trabaho mo, depende sa trabaho ng mga katatim mo, and depende sa trabaho ng mga kasama mo sa kumpanya. Gusto ko lang sabihin sa inyo. Ayan. Kasi it's a performance of the team sa bago kong pinagtatrabahuhan. Hindi lang sa'yo. Pero kung mas gagalingan mo sa'yo, tas gagalingan din nila, gagalingan din sa sahod. Yes. And gusto ko lang sabihin sa inyo again ha, yun ay gross income, wala pa yung mga deductions, and i-share ko sa inyo sa next video kung magkano naman yung tax. Diba? Laki ng sahod, kung alam nyo dan, sobrang laki din ng tax. Pero iniisip ko na lang na yung tax na binabayaran ko is napupunta rin sa ibang tao, kagaya ko, I'm solo parent, so nakakatanggap kami ng mga benepisyo mula sa pamahalaan. Wow! So nakakatanggap kami ng mga ayuda. So iniisip ko na lang na yung binabayaran kong tax is bumabalik din sa akin. Kasi as a solo parent, ayan, meron nga tayong mga pribilehiyo, yan, mga libreng vitamins sa ating kids, gamot, and discount sa diaper and sa gata. So, iniisip ko na lang na doon din yun napupunta. And hindi lang ako nabibigyan ng benepisyo ng ibang solo parent din. So, parang hindi ako talaga manghinayang. So, panoodin nyo nga pala yung video ko, yung mga benefits sa mga solo parents, para sa mga solo parents yan. Kung may makilala kayo, i-share nyo na rin. So, yun lang, share ko lang. And, as an addition, kung nasa BPO kayo, currently, kung napag-iisipan nyo na mag-switch ng BPO, wow, syempre ito na yung pagkakataon. So, i-comment nyo lang, hindi pala, i-share ko yung link ng email address ng aming channel, the iCalogSisters123@gmail.com. Ayan, i-send nyo lang sa akin yung 4 details, yung full name mo, email address, phone number, and kung may BPO experience ka. So, i-share mo lang yan, and i-refer ko yun sa aming company, kung saan talaga namang when it comes to benefits, talagang maka-employee sila. Kaya i-share nyo lang dyan, i-refer ko yun. Wala naman problema kung sakaling employed pa kayo sa current job nyo or current BPO company nyo. Kasi nung nag-apply din ako sa current company ko, employed pa ako sa dati. So, bumpayag naman sila, nabigyan kayo ng 30 days grace period kung sakaling magre-render kayo, saka kayo magsiswitch. And alam ko mahirap mag-take ng risk kasi naranasan ko din yan sa first BPO company ko. Sabi ko, ang laki pala ng sahod dun sa kabilang BPO.
doble ng sahod natin. Kaso, okay na ako sa trabaho ko eh. Alam ko na yung mga galawan dito. Kampante na ako sa mga ka-teammates ko. Baka paglipat ko doon, hindi ko gusto mga ka-teammates ko. Baka paglipat ko doon, hindi ko naman magawa lahat. Baka matanggal ako sa trabaho. Eh, okay na ako dito eh. Ganyan din yung mindset ko dati. Pero nung naisip ko, nagagawin ko yung race na to para mas makapag-provide ako ng mas malaki sa family ko. Why not? So, nag-move ako sa second and nag-move ako sa ngayon. So, hindi naman ako nagamali. Kasi, eto nga, mas malaki yung napoprovide sa amin. And syempre, may goal din kami na mas magkaroon ng, magkaroon ng business and magkaroon ng marami-marami pang mga ari-arian. Ari-arian. Oo. Kasi na investment, ayan. So, ganun. Ganun lang din yung ginawa ko. Alam ko na risk yun. Pero syempre, dadaan ka naman sa interview. So, ang ginawa ko lang noon, apply ako dito sa current job ko. Saka mga pagpasa nga. Pag nakapasa ka ako sa final interview, edi go! Sabi ko, kasi mas malaki yung offer. Alam natin yan sa BPO na once na lumilipat ka sa ibang company, nagtataas yung value mo. Nagtataas yung basic mo. So, hindi ko naman sinabi sa inyo na lumilipat ako para magpataas na magpataas. Which is convenient lang din kasi itong current job ko sa transportation compared dun sa ikalawa na daming switch. So, yun din yung main na dahilan. And again, so, yun nga guys, pinlex ko lang sa inyo yung ating sahod for the month of February. Yes, for the month of February. Siyempre gusto or ang goal ko din is monthly or monthly basis, ma-hit ko yung ganyang sahod. Pero hindi lagi Pasko. Gusto ko sabihin sa inyo ha, hindi araw-araw ay Pasko. Though sa may kanta na pwede natin gawing araw-araw ay Pasko, sa sahod hindi ganun ha. Minsan, paldo. Minsan hindi paldo. Minsan paldo. Ayan. And kung may mga kilala kayo na mga, dito lang din naman nakatira sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, i-share nyo itong video ko and isend nyo yung pangalan, phone number, email address, and kung may BPO experience. And yan. So, i-refer ko kayo sa company namin and I assure you, tutulungan ko kayo kung paano kayo makapasok. Para naman, makatulungan ako sa iba na magkaroon ng ganito kalaking sahod. Yes. Ayun. Pero again, disclaimer, hindi ito basta itinulog, ipinasok, and sumahod. Tinatrabaho ito, ha? Huwag sabihin, ay, yung ganun sahod, makapag-apply nga doon. Tapos una mo, bakit hindi 100k yung sahod to? Ay. Inaaral to, ha? Inaaral, tinatrabaho. And gusto ko lang sabihin sa inyo, na yung sahod ko na yan is hindi pa ako regular. Yes, kasi kaka 6 months ko pa lang, or kaka-regular ko pa lang, pero yun yung sahod ko na ano pala ba sabihin? Oh yes, 6 months na ako, so regular na pala. So yun yung sahod ko ng 6 months pa lang ako sa work, 3 months, almost, November, December, January, February, 4 months pa lang. 4 months na ako nagko-calls, so yan yung sahod natin. And yun nga, so huwag kakalimutan, i-share ko dito yung email address ng aming channel, theicalogsisters123@gmail.com. I-send nyo ang full name, email address, phone number, and kung may BPO experience kayo. Ayan. Itutulungan ko kayo kung paano rin kayo magkaroon ng ganitong sahod. So, yun lang guys. Maraming salamat again sa lahat ng mga nagsusuporta, nanonood, and nagsusubscribe sa aming channel. So, huwag kakalimutan sa down below, may makikita kayo dyang thanks heart button kung sakali gusto niyo mag-share ng love and affection. Wow, may affection. Share ng love and thanks kung nakatulong tong video na to. Pwede nyo i-click yan. And syempre, ibabalik din namin yan sa inyo sa pamamagitan ng paggagawa ng mga videos. And kung may katanungan kayo about my BPO experience or something na may related sa pagiging call center agent, don't worry, pwede nyo yung i-comment down below and sasagutin ko yan sa susunod video. At kung gusto nyo gumawa ako ng content, yes, gagawa tayo. Sa mga nagtatanong, yes, nasa telco company ako or telco BPO company, ito ang pinaka-toxic, sabi ng iba. Kung magbabasa nyo sa Facebook yung Buhay Call Center, BPO na telco account, isa sa mga toxic account, pero higher or highest paying account in the industry, okay? One of the highest. Sige, sabihin, boss, sabihin yung pinakamataas pala. One of the highest, ayan, paying account. And, yan lang. So, comment lang kayo para naman magsama-sama tayo susunod mag-share ng ating sahod. And, i-share ko mga pala sa second part ng video kung magkano yung ating tax. Ayan, so yan lang. This is again Aika. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aming next video. Bye-bye!